Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat, sa ating mga kapatid na ngayon po ay nasa ating inyong mga tahanan. Isa pong mapagpalang gabi sa inyong lahat. Una po sa lahat ay magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil po sa patuloy po niyang pag-iingat sa atin. Dahil hanggang ngayon po kasi ay patuloy pa rin lumolobo ang kaso ng COVID-19, lalong-lalo na nga po dito sa atin, sa bayan po ng Tansa. At tulad nga po ng paalala lagi sa atin ni Pastor Mel, ang ating pong lead pastor, na huwag masyado tayong kakampante. Dahil totoo po, yung kanyang sinabi, lumalapit na po sa atin itong COVID-19 na ito, kaya huwag tayong masyadong kakampante. Kahit pakasamahan natin niya sa bahay, kapamilya po natin, eh hindi naman natin alam kung saan sila nagpupunta, kung saan sila sumusuot, kung sino yung kanilang mga nakakasalamuha o nakakasahalubilo ng mga tao. Kaya huwag po tayong kakampante. Ingat lamang po, panatilihin po natin yung mga health protocols na ipinatutupad ng ating gobyerno. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Kami po ng misis ko, papasalamat ng marami dahil nabigyan kami ng pagkakataon na mabakunahan po kahapon. Nabakunahan na po kami kahapon sa anti-COVID bakuna, AstraZeneca, ang itinurok po sa aming vaccine. At sa biyaya po ng Panginoon, wala na po nang naging side effect sa amin. In which na yun po yung nagiging dahilan kung bakit maraming natatakot magpabakuna. Natatakot sila doon sa side effect, hindi sa epekto ng COVID-19. Yun po, magandang balita po, wala po kaming side effect, hindi sumakit ang ulo, hindi gininaw, hindi rin po nilagnat. Yes, yung tinurukan po, sumakit. Siyempre, tinusok ng karayom, hindi sasakit talaga. Pero after 10 minutes ay nawala na po yung sakit. Kaya paalala ko sa lahat, lalo-lalo na nga po sa ating mga kasenior, sa ating mga kapederasyon, ay huwag po kayo matakot sa vaccine. Huwag po kayo matakot. Mas matakot kayo sa COVID-19 dahil ito po yung papatay sa atin. Mas maganda po yung meron po tayong bakuna. Yes, magkakaroon pa rin tayo. Posible pa rin magkaroon pa rin tayo. Mahawaan pa rin kung hindi tayo mag-iingat. Pero iba na yung meron kang bakuna dahil meron ng kakampi yung ating immune system na antibodies na pwedeng lumaban, nalalaban to sa virus ng COVID-19. Kaya mga kapatid, ay huwag po tayo matakot sa bakuna. Bakuna lang po yan. Kung paano po tayo iningatan ng ating Panginoon na hindi tayo magkasakit, hindi tayo magka-COVID, iingatan din tayo ng ating Panginoon sa bakuna na ituturok po sa atin. Dahil yan po ay ginagamit po ng Diyos. Kaya nga po, nung kami mabakunahan, nag-post ako sa Facebook, nilagay ko po doon, "We are vaccinated by the blood of Jesus." Yan po, lagi po nating sasambitin, lagi po nating i-declare.
Yung gamot na ituturok po sa atin ay binuhusan ng banal na dugo ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga kapatid ko po sa Batangas ay sinabihan ko dahil hindi raw magpapaturok, natatakot din dahil nga raw sa side effect. Yung tinawagan ko po sila na huwag silang matakot sa bakuna. Yan po, isa po yung paalala po natin. Ulitin ko po, huwag masyadong kakampante. Mga taong nakakasalamuha po natin. Ingat lang po. At iingatan din po tayo ng ating Panginoon. O sige po, tuloy po tayo sa ating tatalakayin sa gabing ito. At uumpisahan ko pong basahin sa aklat po na Ecclesiastes, chapter 3, verse 17, ng New International Version. Ganito po yung pagkasabi. God will bring judgment, both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time to judge every deeds. Manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat po. Pinupuri ka po namin sa gabing ito. Ikaw po magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, kapahayagan para po maintindihan po namin ang tatalakayin po namin sa gabi na ito. Lalo-lalo na po, Panginoon, sa iyong mga salita at kung paano mo kami pagpapalain sa pamamagitan po ng negosyo, ng business, ng nais mong ipagawa sa amin. Dahil yun po yung purpose mo sa buhay mo po namin. To bless us, Lord. To bless sa bawat aspeto ng aming pong buhay. In Jesus' name. Yun po, tuloy nga po ng ating binasa. Mag-focus muna po tayo dito sa sinabi po ni Haring Solomon sa chapter 3, verse 17. God will bring judgment. Yan, tandaan po natin. Lahat po tayo ay hahatulan. Matuwid at hindi mga matutuwid. Yung mga makasalanan at mga banal. Sila po, tayo po ay hahatulan. There will be a time. May panahon po na tayo po ay hahatulan sa lahat po ng mga ginawa po natin, hayag man o lihi, malaki man o maliit na ginawa po natin. Mga sinambit po natin, mga lumabas sa ating mga bibig, mga ginawa po natin, ito po ay hahatulan ng ating Diyos. At ang maganda naman po sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay kung humatol po siya ay patas. Wala pong kinikilingan, walang tinititigan at walang tinitingnan ng ating Panginoon kung siya po ay humatol. Tapat po ang Diyos na humatol. Okay po, punta po tayo sa ating article ngayon na ating pong babasahin. Ito po ay hango po sa aklat ni T.D. Jakes na pinamagatang Zohar. Ito po, babasahin ko po rito ang title po ng ating article ngayon ay Hire the Right People. It says, hiring is a big part of successful running a business. Hiring the right people can make you a venture take off. I believe the old adage, hire slowly and fire quickly. Hold some truth. Doing your due diligence and thoroughly reviewing a person's qualification before you make an offer and invite them on your team can save you a world of trouble later. Yan po, tuloy niya po na sila sabi po rito. Naalala ko po, yung isang pong senior po sa atin ni Pastor Emil noong pong Martes. Ang maganda po yung senior po niya. Kasi sinabi po niya noon na the success of our business depend on how we present it to the public. Yung tagumpay daw po ng ating negosyo ay depende kung paano natin ipinipresent ito sa mga tao, kung paano po natin ginagawa yung ating serbisyo, kung paano po natin dinadala yung ating produkto o ating serbisyo sa merkado. Depende po yun kung paano tayo nag-execute o ginagawa po natin ng ating serbisyo sa mga tao, sa ating mga kliyente, sa ating mga customer. Tanungan natin, paano ba natin dinadala sa merkado ang ating produkto at ang ating serbisyo? Dahil kung maganda po ang ating serbisyo, maganda ang produkto, success will never be impossible. Hindi po magiging imposible
yung mga tagumpay ng ating negosyong itinatayo. Kapag maganda na ang serbisyo, maganda pa yung produkto. At kailangan po maging tapat po tayo sa ating mga ginagawa. Doon sa mga ini-endorse po natin, dapat po tayo maging tapat. Kung ano ang sinabi, kung ano po ang pinag-usapan, doon po tayo lalagay. At magiging abot kamay lang po natin ang tagumpay na inaasam-asam po natin. Meron nga po akong isang kakilala, at kilala ko po dahil kukwento ko lang po ito. Ito po yung bayaw ko. Asawa po siya na aking kapatid na babae na taga Batangas. Natalino po siya, magaling magsalita, magaling ang bukadura, magaling po siyang magganyak ng mga tao para makuha niyang kliyente at mahimok niya magtayo. Ang trabaho po ng bayaw ko po na ito ay nagtatayo po sila ng mga antena at nagsusupply po sila ng mga radyo. Noong panahon po ng mga 1970s to 80s, hindi pa uso po nun ang cellphone, wala pa po nun cellphone, ang uso po nun pantawag ay mga radyo, yung mga VHF, yung very high frequency radio, na kahit ikaw ay narito sa Tansa, ay kaya mong makausap sa pamamagitan ng radyo yung Baguio. Yun po yung kinakabit nila. Malakihan po yung kanilang mga ang kanila pong business ito, ang negosyo po nilang ito. Talagang nag-aano po ng million din po ito. Kaya lamang po, hindi po siya naging tapat doon sa kanyang mga sinasabi, doon sa kanyang mga kliyente. At ito po yung muntik na siyang 6 feet below the ground. Dahil niyari po niya, kinana po niya ang isang mataas na opisyalis po ng bayan po namin. Ang usapan nila ay lahat ay puro mga original ang kakabit, puro mga made in Japan. Ang nangyari ng kinabit ay puro made in China, made in Taiwan, yung mga radyo, yung masama equipment po nila. Kaya ilang gamitan lang, ilang buwan lang, ayun, naging dispalinghado na siya. At talaga pong siya ipapatira ng mataas na opisyal po sa amin. Salamat na lang at siya po ay bayaw ng kapatid ko. Dahil yung isa ko pong kapatid, kilala po sa amin, malakas po yung PN niya, marami po siyang kilala politiko, kaya nung malamang bayaw, sinabihan na lang yung kapatid ko na pagsabihan yung aking bayaw na umalis na ng bayan po namin ng Santo Tomas. Dahil kung hindi aalis nga, kung hindi po siya aalis, baka mas 6 feet below the ground siya. Yan po, umalis po siya. Yan po, maging tapat po tayo sa ginagawa po natin. Kapag maganda po yung ating serbisyo, ay hindi na po tayo ang lalapit sa mga client po natin, sa ating mga customer. Sila na po ang lalapit po sa atin. Maging tapat po tayo sa ating mga ginagawa. Yun nga lamang pong simpleng pandesal na nga lang kapag tayo bumili sa bakery, sa panaderia, at naging maayos ang serbisyo sa atin, natutuwa na nga po tayo. Yun po, pandesal lang. Yung sa tuwing umaga, may mabibili kang pandesal, di ba? Pagka minsan, kung kailan ka nagmamadali, bibili ka ng pandesal, wala ka nang mabili at hindi sila nagluto, kaya hindi nagbukas. Minsan, nagagalit na po tayo. Service, kailangan po maging tapat po tayo doon sa servisyo na binibigay po natin sa ating mga, sa publiko, dito po sa merkado. At dito po, maganda po itong article po natin. Title nga po, Hire the Right People. Sa Tagalog ay kumuha ng tamang mga tao. At dyan po nakasalalay. Para maging maganda ang serbisyo po natin. Depende po yun sa mga tao kinukuha po natin. Depende po yun. Kaya meron po tayong tips. Meron po tayong tips na ibibigay ko sa inyo, na magiging maganda pong batayan po natin, maging alalay po natin sa ating tinatakbong mga negosyo. Baga na po, tuloy nga po na ating binasa kanina, hiring is a big part of a successful running a business. Hiring, malaking parte po yan. At dapat po pinag-aaralan po natin ang
pag-hire ng mga tao, pagkuha ng mga tao. Hiring is a big part of a successful running a business. Hiring the right people, yung hiring the right people can make our venture take off. Pagkatama po yung mga pinosisyon po natin mga tao, doon sa isang posisyon ng ating company, ay hindi po magiging sagabal, hindi po magiging mahirap para mag-take off po yung business po natin itinatayo. At ito nga po, ayon nga po dito sa ating article, at ito po yung aking nakita, 4 tips, may 4 tips para po tayo ay makapamili o makapaglagay ng mga taong tao na ilalagay po natin sa isang posisyon. Una po, number one, tips on hiring the right people. Number one po, doing your due diligence in reviewing personal qualification. Ulitin ko po, doing your due diligence in reviewing personal qualification. Kailangan po pag-aralan po nating maigi yung kanyang qualification, yung kanya inangalaman po ano eh, meron nga po ako napag-apply ano na ano lang po, pag-build up pa lang ng application form, napaka-critical na po. Kapag kami mga bura, tapos yung kanyang mga payo data o kaya resume, eh, gusot-gusot ay malabo ka ng matanggap. Kailangan po, application pa lang, tama na lang, makikita na po natin kung diligent ba, kung ayos ba yung ating i-hire. Yung pag-aralan po natin, maigi yung kanyang qualification. Hindi yung basta po tayo kukuha, magpapasok na lang ng mga tao. Kailangan mong pag-aral diligently, nga, reviewing person qualification. Ano ba yung kanyang nalalaman? Saan ba siya nanggaling? Ano ba yung pinanggalingan niyang trabaho? Pangalawa, find out their past work history. O saan ba sila nagtrabaho na uli? Ito ba ay magiging relevant o ito ba ay magiging, may tutulong ba yung kanyang working experience doon sa kanyang ina-applyan sa ngayon? At siya pong mahalaga yung edukasyon po, education at performance. Paano ba siya nagtrabaho doon sa kanyang huling pinagtrabahuhan? Ano ba yung dahilan? Dapat alamin din po natin. Ano ba yung dahilan bakit siya aalis sa isang company at lilipat sa ating company? Kailangan po alamin po natin to. Yung work history, napaka-importante po yan. Pag-aralan po natin yung history ng kanyang trabaho, kanyang pinagtrabaho na huli. Yung edukasyon and performance. Paano ba siyang magtrabaho? Hindi po masama magtanong-tanong. Kaya nga po, nilalagyan po natin sa ating mga biodata o resume, meron po tayong nilalagay na character reference na pwede po nilang pagtanungan. Kaya nga po, isa rin itong paalala doon sa mga nag-a-apply na siyempre kailangan na ilalagay niyo mga personal reference niyo ay kilala kayo. Baka mamaya reference niyo ay sila pa ang magbagsak sa inyo. Hindi kayo matatanggap. Diba? Okay na mga pangatlo na tips para makapamili po tayo ng tamang tao na ilalagay po natin sa isang position. Ask question of the potential employee as well as their reference. Yun, naunahan ko na. Tanungin po natin maigi, cross-examination po natin yung mga taong gustong pumasok sa ating company. Tanungin po natin maigi, halukayin po natin maigi para malaman po natin ano ba yung potensyal ng tao na ito. Ito ba ay pwedeng pakinabangan sa ating company? Ito ba ay pwedeng maging katulong, kaagapay para umunlad ang ating company? Yun nga po yung character reference po nila. Dapat alamin din po natin. Minsan nga po ako, nagtrabaho ako noon dati sa International Harvester. Gawaan po ito ng mga malalaking mga sasakyan. Ito ay IH, kung kabagin po ito, International Harvester sa may Sheridan, sa Mandaluyong po, sa may Pasig. Noong ako po nag-apply po doon, may nagpunta raw sa amin sa Batangas.
na lalaki at pinagtatanong ako doon sa aming mga kapitbahay. Yung pala po, yun yung pinupuntahan po nila yung mga reference na isinulat ko doon sa aking biodata. Yung natanggap po ako doon, na-regular po ako doon sa company na yon. Kailangan po, nung ako po ay fourth year college na, ay ako'y nag-resign na po ako sa trabaho dahil mahirap na po, hindi ko na po makayanan dahil nga po graduating. Marami na po kami mga thesis na ginagawa, kaya po fourth year professional student na po ako noon. Pero inya po na ako nag-apply po doon sa company na yon, meron pong tao na nag-imbestiga doon sa lugar po namin. Pinuntahan po yung aming kapitan, mga tinanong, yung aming mga nilagay kong mga reference. Yun, dapat ganun po yung gawin po natin. Huwag po tayong mag-aalangang magsugo o mag-assign ng mga tao para alamin sino ba itong tao na ito, ano ba yung karakter niya. Maaari, pwede rin alamin natin ano ba yung pamilya niya. Number 4, tips para makapamili po tayo ng tamang tao. Take time and make sure a potential candidate. Huwag po tayo padalos-dalos sa pagpili. Alamin po natin ang kanyang qualification, ang kanyang pong potential. Dapat po he understand the vision, yung nais takbuhin o nais na mangyari ng isang company. Dapat po alam po niya yon. Dapat alamin po niya. Take time to make sure a potential candidate. Huwag po tayong padalos-dalos sa pagpili. Number 5, hire people, ito maganda po ito, hire people who will understand your vision and can run with you. Pumili po tayo ng mga tao na nakakaintindi, nalalaman ang tinatakbo mo, alam niya yung vision ng company na pwede mong makasabay, pwede mong makaagapay sa pagtakbo ng inyong negosyo. At I believe, kapag ganun po yung ating magiging batayan, ng ating pong pagpili, yung success po ng ating company ay hindi po magiging malayo. At higit po sa lahat, siyempre, ay maganda pong kasosyo yung ating Panginoon. Dahil sa Panginoon po, kapag ang kasosyo po natin ay Diyos, ay wala pong bankruptcy. Ay, pagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. Siya po yung may akda ng lahat ng bagay. Siya po yung may-ari ng lahat ng bagay. Ang negosyo po natin tinatayo, anuman po yan, yan po ay ipinagkatiwala lamang po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa Diyos po tayo higit na magpasalamat, magtiwala para po sa ikauulad ng mga company po natin na itinatayo. Tuloy nga po, nakasalalay po yan sa mga taong ilalagay po natin. Para maging maganda yung ating serbisyo, pakikidaumpalad po natin sa mga tao, yan, kailangan po tamang tao ang ilalagay po natin sa isang posisyon. Huwag po tayong magpadalos-dalos sa paglalagay. Kahit pa nga po mga kamag-anakan po natin yan, kakilala, kaibigan, kailangan pa rin po yung tamang pag-aaral sa kanilang qualification. Ito ba'y makakasabay po natin sa ating tinatakbo ng negosyo na po natin. Kaya, yun po, as wisdom from God, as understanding from God, para bigyan po tayo ng higit sa lahat ng talino para po makapagpamili po tayo ng tamang tao. At ito po yung iiwanan ko po sa inyong tanong sa gabi na ito. What is your strategy for hiring? Ulitin ko po, what is your strategy for hiring? Ano ba yung ginagawa mo para makapamili ka ng mga tamang tao na ilalagay mo sa isang posisyon na makakatuwang, makakaagapay mo sa tinatayo mong negosyo? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Dinadakila ka po namin sa lahat ng bagay. Thank you na ikaw po ang magpapaalala sa amin sa lahat po ng mga bagay na nais mong ipagawa.
Salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan na ikaw po, Panginoon, ang maghahatol sa lahat ng mga bagay, matuwid man o may kalikuan, hayag man o lihim, malaki man o maliit. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming gagabayan sa lahat po ng tinatakbo po namin sa aming pong negosyo, Panginoon. Bless us indeed, Father God. Sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy po na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sa kanila pong mga business, Father God. Bless them, Father God. Bless them, Lord. Patuloy ka pong manguna sa kanila. Patuloy mo silang agapayan sapagkat sila po ay iyong mga katiwala na mga pagpapala mo dito sa lupa. Kaya nga Diyos, sa iyo po namin, ibinabalik ang lahat ng pagpapasalamat, pagdakila, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen.